Opo ang bahala, Ms. Bartolome. Maghahanap tayo ng ibang ebidensya para makorroborate ang statement ninyo. At mapatunayan natin sa piskalya na mayroong probable cause para kasuhan sina AB at si Paul Laxamana. Sinasabi nila na peke ang video. Pwes, maghahanap tayo ng expert witness para magsabing authentic ito. And we will not settle for anything less than murder. Dahil yun ang totoo. Pinatay nila ang asawa niyo at magbabayad sila. Maraming salamat po, Atty. Lucas. Pero siyempre masaya po kami dahil may abogado ng lalaban para sa amin. Paano po ninyo nalaman ang kaso? Sa dinami-dami po ng mga abogadong tumanggi sa amin, kayo lang po yung handang lumaban kay ABL. Mrs. Bartolome, sino bang inakaalam ng kasong ito? Buong probinsya po, alam na meron kayong kaso laban kay na ABL at sa anak nitong si Paul Laxamana. A typical David versus Goliath case. At kung hindi po na itatanong, mga gantong kaso po talaga ang hinahawakan ko. Ayun o, kung papalarin tayo at papanigan tayo ng katotohanan at may panalo ko ang kasong ito, sigurado ako na magiging maganda ito para sa reputasyon ko. Bukod sa naniniwala ako na ang hustisya ay para sa lahat, mayaman ka man o mahirap, may kapangyarihan ka man o wala. Pero attorney, wala po kaming pera may ibabayad sa inyo eh. Dimas, wag muna natin pag-usapan yung bayaran, ano? Ang importante ngayon, ay gumulong na ang hustisya. Kaya dapat, maisampa na natin ang kaso laban sa kanila. Hulog po kayo ng langit sa amin, attorney. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po kami napasaya. Maraming salamat po. Aling Beth, huwag mo muna kayong magpasalamat sa akin. Medyo mahaba pa ho ang tatakbuhin ng kasong ito. Ang gusto kong malaman mula sa inyo ngayon, ay dapat sigurado kayong wala sa atin ang bibitiw. Hanggang sa dulo, sama-sama tayo. Hello? Hello, Paul. This is Gustavo Palomar. We've met. So, wedding reception mo? Oh, yes, of course. Gustavo, naalala kita. Di ba ikaw yung may-ari nun? Yes, ako nga yun. Para saan tong tawag nito, Gustavo? Well, aminin ko sa'yo. Tinawagan ko si AVL. But she seems too distracted to even listen to my proposal. How about you, Paul? Would you set a meeting with me? Attorney, maraming salamat po sa paghatid niyo sa amin. Malawo yun. Pag-aalan ko pong muli yung mga dokumento ng ginawang investigasyon ng mga pulis. Habang kayo, ang pwede niyong gawin, siguro mag-ikot-ikot kayo, magtanong-tanong kayo sa mga kakilala niyo, baka meron tayong mahanap na witness. Sige po, gagawin po namin yan. Maraming salamat po ulit. Sige o. Bali, ganito na lang. Ano? Tatawagan ko kayo pagka meron na ako nakuwang lead. At kayo, balitaan nyo kung meron kayong makalap na impormasyon. Sige po. No? Ay, tuloy muna kayo. Ay, hindi na ako, Nanay Beth. At meron pa akong mga kailangan sikasuhin eh. Sige na po, attorney. Maghahanda po kami ng masarap na pagkain. Pasensya na, Dimas. Siguro, sa susunod na lang. Ha? Anay, ay, nandito na po pala kayo. Kawang kayo ng Diyos. Attorney, ito nga po pala yung mga anak ko. Si Abby, si Nathaniel, at si Hannah. Mga anak, si Atty. Lucas. Siya ang tutulong sa atin para makuha na natin ang hustisya para kay Tatay Abner ninyo. Magandang araw po, Atty. Lucas. Kamusta kayo? Ayos lang po. Okay, sure. Sige. Ayusin ko yung schedule ko para dyan. But Gustavo, right now I have to go. May mga meetings pa ako. Of course, of course. Thank you, Paul. Okay. Are you good? Yes. Okay. Let's go meet the man that's gonna solve our Bartolome problem. Attorney Lucas! Oh, Nathaniel! Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Alam ko pong mabuting tao po kayo. Kasi pinili niyo po kami ni Nanay Beth na tulungan. Mabuting tao agad, ha? Eh, ngayon lang tayo nagkakilala. Hindi mo pa nga ako kilala eh. Totoo po. Nararamdaman ko po. Mabuti po yung puso ninyo. Isipin niyo po,
Sa lahat po ng abogado na nakausap namin, kayo lang po yung tumulong sa amin. Pero gaya ng sabi ko sa nanay mo, huwag muna kayo magpasalamat dahil mahaba pa ang tatakbuhin ng kasong ito. Basta, pinapangako ko sa'yo, magbabayad ang may kasalanan sa pagkamatay ng Tatay Abner mo. Sige po, Atty. Lucas. Salamat po ulit. Sige. Alis na ako, ha? Opo. Ingat po kayo palagi. Ano ba? Kanina pa tayo nandito. Darating ba talaga siya? He'll be here. Just be patient. Here he's up. Attorney Lucas. Marta. Paul, meet my good friend and colleague, Attorney Francisco Lucas. Attorney, nice to meet you. Likewise. Alam nyo, sakto yung panaginip natin, ano? Hindi ba sabi ng Tatay Abner ninyo na huwag tayong mawawala ng pag-asa at saka magpakatatag? O ayan, may dumating na abogado, gusto tayong tulungan. Ate, alam mo sa tingin ko, hindi nagkataon lahat. Talagang binabantayan tayo ni Bayang mula sa taas. Sana nga po, Nay. Gabi-gabi na tayong dadalawin. Ay, katakot ka naman, anak. Pero hindi. Sana nga maging maayos ng lahat para mabigyan ng hustisya ang Tatay Abner ninyo. Alam mo, Tibet, sa tingin ko, magiging maayos ang lahat. Kasi nga, dumating na sa buhay natin si Atty. Lucas eh. Patay ng tatay ninyo at hindi na natin may babalik yun. Pero sisiguraduhin natin na magkaroon ng kahulugan ng pagkamatay ni Abner. Kaya dapat lang na managot si ABS sa mga kasalanan niya. Dapat wag na niya ulitin to sa ibang tao. Attorney, sabi ni Marta, ikaw daw tatapos sa mga problema namin sa mga Bartolome. Depende yan, Mr. Laxamana. Depende sa magiging usapan natin. I mean, negosyante ka, abogado ako, people like us, we live to make deals, right? Attorney, tell me, anong gagawin mo para sa amin? Siguro naman nakwento na sa'yo ni Martha na kausap mo na mga Bartolome. Ako ang kanilang abogado sa Laxamana. At bilang abogado nila, pwede kong tiyakin sa inyo na walang kasong maisasampa laban sa inyo. We can trust Attorney Lucas to do that. Nagawa na niya dati to sa kabilang kaso namin. Attorney, what do you want from us? No, sorry, let me rephrase. How much do you want from us? yan ang gustong-gusto ko sa mga taong katulad nyo eh. Iisang lingwahe lang ang naiintindihan nyo. Pera. Pero sige, Mr. Laxamana. 10 million. 10 million? 10 million para sa'yo? Are you kidding? Hindi para sa akin. Para sa kliyente ko. Gusto kong makakuha ng malaking settlement ang pamilya Bartolome mula sa inyo. At bilang kapalit, like I said, sisiguraduhin ko na walang kasong maisasampa laban sa inyo. No. I don't think so. Lalabanan na lang natin sila. Wala silang matibay na ebidensya laban sa atin. Martha, ipaliwanag mo sa asawa mo na hindi lang ito tungkol sa kaso. Paliwanag mo na rin sa kanya na napakaliit ng halagang hinihingi ko kumpara sa pwedeng mawala sa kumpanya nyo sakaling matagal ang kasong ito. Mr. Laxamana, baka akala mo hindi ko alam. Alam kong nasisira ang imahe ngayon ng AVL Group of Companies at dahil doon bumabagsak ang stocks nyo. Pero sige, gusto mong labanan to. Pagpalagi nating manalo kayo sa kaso. Pero pagdating sa dulo, sigurado akong mas dugi pa rin kayo sa laki ng perang mawawala sa inyo. Babe, kailangan natin gawin to. We have to settle this. Anak, bakit? Nakakainis lang po, Nay. Di ba ang sabi natin, hindi tayo dapat nagpapadala sa galit o kaya sama ng loob? Alam ko po yun, Nay. Pero yung makilala mo yung tunay mong magulang tapos ganito pa, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o hindi. Minsan nga po na, iniisip ko na lang sana hindi ko sila nakilala. Anak, naiintindihan naman kita sa nararamdaman mo. Pero kagaya ng sinabi ng Tatay Abner mo, hindi natin dapat hayaang mamuuwi yung galit sa mga puso natin.
Dahil tayo rin maapektuhan ito sa huli. Ayoko may pilit ang sarili ko, Martha. Kung hindi kayo sumasang-ayon sa gusto ko, then tapos na ang usapan natin. Tutuloy ko yung kaso. Sa korte tayo magkita. Bahala na ako sa namapo to. Okay, attorney. We have a deal. So, 10 million para sa pamilya Bartolome? Okay. Very nice. Very nice, Mr. Laxamana. Diana, naiintindihan ko po yung galit na nararamdaman ninyo. Salamat, Nathaniel. Alam ko, sabi nila nanay tsaka ni tatay, huwag kong pairalin yung galit ko. Pero hindi ko maiwasan eh. Kasi kuya at nanay kong may kasalanan dito. Hindi niyo po yung kasalanan, Ate Hana. Alam ko, Nathaniel, siguro mawawala lang to kapag nabigyan na ng hustisya yung pagkamatay ni tatay. Sana po, mahanap po ng puso natin yung kapatawaran sa isa't isa. Sarap pakinggan at isipin niya, Nathaniel. Pero hindi ko alam kung posible yan sa ngayon. Sir Paul. Excuse po. Ito na lahat ng dokumento para sa meeting niyo ni Sir Gustavo Palomar. Okay. Salamat, Aaron. Okay po. Paul, I've been trying to reach you all day. May mga inasikaso ako outside the office. Rest assured, yung problema natin, maayos din. Where are you going now? May meeting pa ako. With whom? Gustavo. What? No, Paul? Maalam ko. Kinuusap ka niya, pero dinecline mo yung invitation niya. Mas siguro mas mabuti pa kung papakinggan muna natin kung ano gusto niya sabihin before declining him. I don't know about you, Paul. Pero hindi ko nagustuhan yung pagpresenta niya sa sarili niya bilang well, tulong sa... Well, papakinggan ko lang kung anong gusto niya sabihin, ma. Hindi naman siguro masama yun, di ba? At alam mo naman, hindi ako gagawa ng desisyon na hindi kakabuti ng kumpanya. This company is still important to me. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Paul. When I said na gusto kong tulungan kayo, what I really meant was... Gusto kong bilhin yung company. Gusto kong bilhin yung buong kumpanya ninyo. Ano? Tama ba yung narinig ko? Yes, you're right. Come on, Paul. Your company's falling apart. And what makes you think that? Come on, Paul. Ano yung nangyayari sa kumpanya nyo? Mahirap na makabangon mula dun. This problem is being solved as we speak. Is it, Paul? You know, I'm just here to help. Think of it as a clean way out of this mess you and AVL got yourselves into. You're out of your mind. You are out of your mind. So ang gusto mo, itong kumpanya ko, itong pinaghirapan namin ng nanay ko for all these years, ibebenta ko na lang because of some minor bumps on the road? Yan ba yung gusto mo mangyari? That's exactly what I want you to do, Paul. Well, I'm sorry, Gustavo, for not meeting your expectations. Pero itong kumpanya, this is everything to me. Hindi ko siya i-give up ng ganun-ganun lang. Not today, and not ever. Sige, Paul. Tama yan. Mapuno ka ng galit. Magpadala ka sa iyong emosyon. Dahil ang galit na yan, ang gagamitin ko para matuloy ang aking mga plano. He must really be out of his mind if akala niya na ibibenta natin ang kumpanya sa kanya ng ganyan-ganyan lang. He was just taking a chance, Martha. Isa lang si Gustavo sa mga agresibong negosyante na tinitingnan mahina ang negosyo natin dahil sa nangyayari. At siguradong marami pang mga katulad niya na magsasamantala sa sitwasyon natin. What if magpa-presscon tayo ulit? Para masagot natin yung mga specific allegations laban sa atin. At mapakita natin na AVL Corp is still standing strong. Even after all of this. Wait. Martha, Paul. Why don't I handle the press con? Mas maniniwala sa akin ang mga tao. Ako ang kailangan nilang marinig. Maako na.
ako na ang harap sa press. No, Paul. You have to let me do this. Ma, hindi mo ba nakikita? Masyado kang unstable. Dahil mataas ang emotions mo regarding all of this. And when the questions arrive, we have to be precise. Paul, are you trying to tell me na hindi ko maayos na masasagot lahat ng mga questions? Ma, ang sinasabi ko, mataas ang risk ngayon. Mas masyado mataas kapag may nasabi tayong hindi dapat. Lalo na pag napangunahan na tayo ng emotions natin. And what makes you think that, Paul? I've been facing thousands of people for years. Dito ako magaling! And for all these years, hindi mo kailangan magsalita sa press dahil sa mga allegations regarding sa anak niyo. Ma, hindi mo ba nakikita bago lahat to sa atin? I understand you, naiintindihan kita. But for now, we can't take any risk. Well, you have to let me do this. I've been trying to reach out to your sister for days. Wala akong magawa. Paul, this press con, this may be the only chance para maparating ko sa kanya kung ano yung totoong nasa sa loob ko. Please, Paul, let me do this, Paul. Naiintindihan ko naman si Ate Ana, Abby. Siyempre, galit siya sa tunay niyang nanay dahil sa pagsisinungaling nito. Nathaniel, sa tingin mo ba, hindi nagsisinungaling si AVL? Naniniwala lang naman ako na may kabutihan yung puso ni AVL. Sa tingin ko nga, pwedeng maging susi si Ate Ana sa tuloy ng pagbabago ni AVL eh. Ah, ibig mong sabihin, pwede pang umamin si AVL sa lahat ng kasalanan niya nang dahil kay Ate Ana? Oo, Abby. Nakita naman natin na gusto niyang magkaayos ulit sila ni Ate Ani. Kaya kung ganon, kailangan ni AVL malaman yung tanging paraan para magkaroon sila ng pag-asang magkaayos ulit ni Ate Ana. Eh kung sasabihin niya yung totoo, kailangan kong makausap si AVL. Pasensya ka na kanina. Alam ko masyado akong naging concerned sa kumpanya natin. At hindi ko naiisip si Mary. Hindi ko naiisip yung kapatid ko. Can't you see, Paul? I'm sorry, pero lahat ng ito, walang halaga kung hindi natin makakasama ang kapatid ko sa buhay. Kung pakiramdam mo, kailangan mo mag-reach out kay Mary, magagawin mo. Pero hindi na natin kailangan magsasagawa ng isang malaking press conference. Kahit dito na tayo sa bahay magpa-interview, okay lang ba sa'yo yan? Kahit ano, anak. Basta may parating ko lang kay Mary yung tunay kong sa loob yan. Thank you. Boy! Bawal ka dito! AVL! Ma'am, pasensya na po. Gusto ko lang po sana kayong makausap. Ay, AVL, ako nang bahala. It's okay, nurse. Ano po yun? Baka si Nathaniel maging susi para magkaayos na kami. Halika, Nathaniel. Punta tayo sa office ko. Doon tayo mag-usap. Buti naman, Hannah. Nakahanap na kayo ng abogado. Oo nga, Joshua. Makakahanap na rin kami ng hustisya para kay tatay. Alam ko, Hannah, kung gaano kahirap sa'yo yung sitwasyon ngayon. Na yung hustisya ang gusto mo para sa tatay mo, kapalit naman kapurusan ng tunay mong nanay. Wala naman kasi ibang paraan eh. Ganun talaga yung mangyayari. Sana na lang talaga aminin talaga ni AVL yung nagawa niya. Hannah, siyempre, kahit anong mangyari, si AVL pa rin yung nanay mo, di ba? Oh, sa tingin mo ba, kapag umamin si AVL sa lahat ng kasalanan niya, papatawag pa rin siya balang araw. Nathaniel, tikman mo to, napakasarap yan. Salamat po. Naku, walang anuman.
Narcy, iwanan mo muna kami. Ay, eh, sige po, ABL. Excuse me. ABL, gusto niyo po bang magkaayos kayo ulit ni Ate Hana? Oo naman, Nathaniel. Wala na akong ibang hangad pa kung hindi magkaayos na kami ni Hana. Gumagawa naman ako ng paraan eh. Tinatawagan ko naman siya, kaya lang parang ayaw niyo na akong kausapin. Siguro po. Masama po yung loob niya. Kasi gustuhin ko man na magpaliwanag sa kanila para hindi na sila maniniwala sa akin. Pasensya na po, ah. Pero dahil po kasi sa mga nangyayari, nahihirapan po yung pamilya kong makinig sa inyo. Lalong-lalo na po si Ate Hana. Pakaramdam po nila, lagi po kayong may tinatago. Hindi ko na alam, Nathaniel. May magagawa pa ba ako? Pwede niyo pong aminin yung totoo. Kung may kinalaman po ba talaga kayo sa pagkamatay ni Tatay Abner, kailangan niyo po itong aminin. Sa tingin ko po kasi, yun na lang po ang tanging paraan para maniwala sa inyo ulit si Ate Hana. Kapag inamin niyo po yung totoo, may posibilidad pa pong mapatawad kayo ulit ni Ate Hana na mapatawad po kayo ng pamilya ko. Pero kung patuloy po kayong may itatago sa amin, baka hindi na po kayo muling mapatawad ni Ate Hana. Alam ko pong mahalaga sa inyo si Ate Hana. Kitang-kita ko po yun. Sana lang po, magawa po ng puso ninyo na kung ano yung sa tingin yung tama. Pag-isipan ko po nagpagbigyan na si AVL. Salamat, anak. Hindi mo ako ng pagkakataon na kilalaan mong ina. Hindi ko alam kung kano mo pinasaya ngayon. Ito magiging room mo. Salamat po, Mama. Yung kinalaman natin sa pagkamatay ni Abner, kaya ito pa yung sisira sa relasyon na pilit natin inaayos with Mary. Wala nang ebidensya makikita na mag-uugnay sa atin sa pagkamatay ng pulis na yan. Ako po si PO3 Abner Bartolome. Kaya ako po ginagawa ang video na to para kung sakaling may mangyari sa akin masama, pagkatapos ko po itong gawin, sinisigurado ko po may kinalaman dito si Amy. Matagal ang patay si Mary! Hindi ako si Mary! Si Hana ako! Pinawal mo na ako! Mary! Sir Paul, i-inform ko lang po kayo na hinayaan na ni ABL lumapit sa kanya si Nathaniel. Si Nathaniel? Oo, Atty. Laxamana. Kailangan ko puntahan si ABL. Baka saan pa mapunta yung usapan nila ni Nathaniel. Sige. Ang totoo niyan, Nathaniel? Ma,